araw at welcome po sa ating AANP o Araw-Araw na Pagpapala broadcast. Ito po ay programa na kung saan ay may daily load po tayo ng salita ng Diyos. Kaya kung nasan man po kayo at ano man ang inyong ginagawa at sitwasyon, let's tune in for a while and be blessed. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Kinukomit po namin ang araw na to sa iyo. Salamat po, Panginoon, na patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na talaga pong pwede naming pagtiwalaan, pwede po naming asahan, pwede po namin, Panginoon, na mahinga ng tulong sa bawat araw, Panginoon. Salamat po, Lord, na ikaw ay dakila sa aming mga buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, ang title po ng ating devotion ngayon or yung AANP po natin ngayon is No Matter What. No, alam niyo po may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na di ayon sa plano natin. No? Some days bring unexpected heartbreak. Minsan po may mga tao na tayo ay nasaktan. Things happen that are not fair, no? Kaya minsan po tayo ay nadi-despair, nalulungkot po tayo. Na dahil sa totoo lang po ayaw natin ng mga bagay na yon. So, we are sure to experience sad times, no? Yan po ay nakalagay sa Bible. Hindi lang po lahat ng mga araw o pangyayari sa buhay natin ay talagang masaya, no? Or ayon po sa plano natin at ayon po sa gusto natin, no? Pero may mga pagkakataon hindi rin natin alam, no, kung paano ba natin i-manage, no, yung mga sitwasyon na dumarating sa atin. Pero alam niyo po, itong mga bagay na to, yung mga heartbreaks, mga heartaches, minsan yung mga painful experiences, mga unexpected na mga pangyayari sa buhay natin, no, ay alam niyo po, hindi na natin ito dapat na ikagulat. Dahil sa Bible po, no, ito ay ilang beses na sinasabi na madami pagkakataon, no, sa buhay natin na may mga pagsubok po tayong darating at dapat po tayong maging matapang, no, at dapat po tayong maging matatag, no, at hindi po tayo nawawalan ng loob. Okay, so sa kabila po nun, pinapaalalahanan din po tayo paulit-ulit, no, ng Biblia o ng mga salita ng Diyos na magtiwala po tayo sa Panginoon kahit na ano pong sitwasyon at pagkakataon. So ito pong pagtitiwala sa ating Panginoon no matter what, no, ito ay isang desisyon na maganda nating ginagawa araw-araw, ang magtiwala sa Diyos anuman at anuman po ang mangyari, good times or bad times, no, mga happy times, moments and sad moments, no, minsan may mga losses tayo, hindi po natin inaasahan, pero tayo po ay magtiwala sa Panginoon anuman po ang ating sitwasyon. Pero alam niyo po, minsan napakasimple lang po nitong pakinggan, no? At minsan napakadali lang din po itong ipayo, lalo na po kung wala tayo dun sa actual na situation o habang wala pa tayo sa kalagitnaan ng mga kinakaharap nating sitwasyon. Pero pag nandun na po tayo sa mga crisis, minsan andyan na po yung maraming ingay, diba, parang marami kang mga naririnig na mga advices na parang taliwas, no, sa salita ng Panginoon. Minsan marami ka ring feelings, no, na nararamdaman, no, ill feelings, no, negative feelings na hindi ayon sa salita ng Panginoon at minsan ay ayon, umaayon, no, sa kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo. Maraming mga distractions, no, at maraming minsan, no, may mga takot na nararamdaman din tayo. Pero alam niyo po yung mga takot, no, yung mga bagay na yan na gumugulo sa ating isipan or mga negative emotions po natin are not from God, no, hindi po yan ang nais ng Panginoon sa atin. Pero ito po ay tools ng kaaway para tayo mabihag, no, doon po sa mga sitwasyon na yon at manatili tayo doon, mas stock up tayo doon, no, yung matinding kalungkutan, di po ba, no, yung mga kahirapan na yan, nais ng kaaway, no, manatili tayo diyan, pero si Lord ayaw niya, no, na tayo po ay manatili sa mga bagay na ganyan, no. Probably dadaan tayo, pero dadaanan lang po natin yan, no? Hindi po tayo pwedeng ma-stock up dyan, okay? So, we have to learn to trust God no matter what. No? Kailangan po natin mapag-aralan
na magtiwala, no, sa Panginoon sa ano pa mang sitwasyon ng buhay natin. Alam niyo po, yung trust, it means to commit oneself fully. Ibig sabihin daw po ng pagtitiwala ay i-commit na natin, no, yung sarili natin, no, dun sa tao o sa bagay na pinagtitiwalaan natin, halimbawa ang Diyos, i-commit na natin sa Panginoon na sa kahit anumang mangyari, no, dumating sa buhay natin, magtitiwala at magtitiwala pa rin tayo sa ating Panginoon. So, if we are to trust God, no, then we must commit ourselves to Him. So, makakatulong din po yan kung i-verbalize natin ito ng paulit-ulit, no, na pwede nating sabihin, God, I commit myself to you. Pag may mga troubles tayo, may mga situations tayo, may mga problema tayo, you can pause for a while and you pray, God, no, Lord, I commit myself to you. I will trust you no matter what. So makakatulong po yan, no? Kasi yung trust po, it can be learned. Natututunan, napag-aaralan, o posibleng gawin ang magtiwala. Minsan yung tiwala parang nasisira, di po ba? Halimbawa sa tao, may mga tao na nagbetray sa atin, no? Nawala na yung tiwala natin. Pero alam niyo po, pwede pa rin namang maibalik at muling natututunan, no? We can learn to trust God no matter what, lalo na po ang Panginoon, no? Talagang karapat-dapat lang po siya ng pagtitiwala natin dahil kahit kailan hindi po sumira sa pangako, no, ang Panginoon sa atin. And we can have that confidence in the Lord. Kung ang tao po nagkakamali, nasasaktan yung damdamin natin, kung ang tao po ay minsan hindi tumutupad sa mga pangako niya sa atin, but not with God, hindi po kahit kailan man ang Panginoon, no, sisira po siya sa pangako niya sa atin. Probably kung hindi man umaayon yung sitwasyon natin sa panahon ngayon, halimbawa sa inaasahan mabuhat sa Panginoon, probably hindi po yun yung talagang perfect, no, na kalooban ng Diyos para po sa atin. So we, just the same, we have to trust God, no, sa mga sitwasyon na hindi yung kalooban natin yung nangyayari sa atin. So Psalms 25:4-5 says, "Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. On you I wait all the day." Amen. So sabi po dyan, lead me in your truth, no? Kasama po sa pagtitiwala natin sa Panginoon, yung kahandaan din natin na mabatid, no, yung katotohanan at dalin tayo ng Panginoon dun sa katotohanan, no, at matutunan natin, no, na matanggap, no, yung mga bagay na halimbawa nakaharap sa atin o yung mga bagay na inilalaan talaga ng Panginoon sa atin, no. Probably yung mga bagay na meron tayo hindi man agreeable sa atin, but as far as the Lord is concerned, yun yung pinaka-best para po sa atin. Or probably iniiwas tayo ng Panginoon sa isang mga isang sitwasyon, no, na marahil, no, hindi rin makabubuti para po sa atin. So we can trust God no matter what because He is trustworthy. No, mapagtitiwalaan po natin ang Panginoon, makatitiyak po tayo dyan, no, na ang lahat ng bagay, no, ay ginagawa ng Panginoon sa ikabubuti po natin. Sabi po sa Psalms 145:1-3, "Your kingdom will go on and on, and you will rule forever. The Lord will keep all His promises. He is loyal to all He has made." Wow, no, He will keep all His promises. Ano po ba mga pangako ng Panginoon ng pinanghahawakan ninyo? Huwag po tayong masiphayo kung hindi pa natin ito natatanggap, no, sa ngayon, no? Kasi sabi ng Lord, He will keep all His promises. No, minsan hindi pa lang ito yung timing ng Panginoon. Hindi ito yung perfect timing ng Lord, but God will make all things beautiful in His time. Just keep on trusting God. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Amen. So here are other scriptures about trusting God, no? Sabi po dito, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and minds through Christ Jesus." Makikita po natin yan sa Philippians 4:6-7. Sabi po dyan, huwag mabalisa sa lahat ng bagay, no? Huwag tayong mag-alala
No, kumbaga, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung mga bagay na inaalala natin, binu-worry natin, 'di ba? Yung mga bagay na parang wala pa naman, 'di ba? Parang minsan ay talagang binibigyan na natin ng panahon na pag-isipang mabuti or inaalala na natin siyang mabuti, okay? So sabi rin po, no, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters which spreads out its roots by the river and will not fear when heat comes, but its leaf will be green and will not be anxious in the year of the drought, nor will cease from yielding fruit. Sa Jeremiah 17:7-8. So tinatawag daw po ng Diyos na pinagpala ang mga taong nagtitiwala sa Kanya, at yung mananatili pong nagtitiwala sa Panginoon ay makikita po niya, no, yung bunga ng kanyang pagtitiwala. Sabing ganon ng Panginoon sa scripture na binasa natin, kahit man sa panahon ng tagtuyot, no, siya'y mananatili, no, at siya ay magbubunga. Yan po ay salita ng Panginoon na napakaganda po nating panghawakan, even lalo na po, no, sa mga kapanahunan natin ngayon. Sinabi rin po, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord your God. Sabi po yan sa Isaiah 43:2-3. So sinasamahan po ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya. Wow! No, hindi pala tayo mag-iisa. Kahit dumadaan tayo sa mga sitwasyon, no, na parang na-challenge yung faith natin, or na natatried, no, yung ating endurance or yung patience natin or lahat ng mga fruit of the Holy Spirit, sinusubok yan, no, sa atin, no, sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya wag po tayong mag-worry, no, wag po tayong panghihinaan ng kalooban, dahil kasama po natin ang Panginoon, even dun sa point, no, na iniisip na parabang napakadilim na, na parabang nag-iisa ka na lang, no, na parabang hindi mo na alam yung gagawin mo, no, sabi po dyan, sinasamahan po tayo ng Diyos, no, tayo po na nagtitiwala sa Kanya. At sinabi rin po, no, sa he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him I will trust. Psalms 91:1-2. Ang nagtitiwala po sa Panginoon ay nananatili sa kanlungan ng Diyos. At ang mga nananatili po sa kanlungan ng ating Panginoon, di po ba siya po ay talagang they will be kept protected, no? Pag-iingatan po tayo ng Panginoon habang tayo po ay nagdidesisyon at pinipili po nating manatili at magtiwala, no, sa ating Panginoon, not we will be kept safe, we will be kept protected by the Lord, no, ipoprovide ng Lord lahat ng ating pangangailangan. Amen. So trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Proverbs 3:5-6. Mga favorite po natin itong mga scriptures. Ang nagtitiwala daw po sa Diyos ay hindi nagtitiwala sa sarili niyang pangunawa, dahil higit pong mas mataas ang kaisipan ng Panginoon kesa po sa kaisipan natin, at ang kaparaanan ng Panginoon ay higit na mas mabuti kesa po sa kaparaanan natin. Amen. So today, I'm praying for those of you who are desperately need to trust God in the midst of your storm. Probably nanghihina kayo, or probably parang gusto niyo nang mag-give up, hindi niyo na alam kung ano yung inyong gagawin, no? I will tell you, God is faithful. He will see you through, no? Pwede po natin pagtiwalaan ang ating Panginoon even dun sa mga darkest moment ng buhay natin, no? At alam niyo po, gagamitin ng Panginoon itong opportunity na to, itong situation na meron po kayo, no, for your good, no? At He will strengthen you and draw you closer to Him. Amen. So, tayo po ay manalangin sa oras po na ito. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa iyo. Salamat po, O Diyos, Lord, na hayaan mo rin po na lumago yung aming pagtitiwala sa iyo.
No, we are committing ourselves fully to trust you no matter what, Lord. Walang sitwasyon, walang pagkakataon, walang mga problema, walang mga hardships, mga kabiguan, mga bagay, Lord, na makapag-aalis ng aming pagtitiwala sa iyo. This is our commitment that we will commit ourselves, O God, to follow you, to obey you, and to trust you, O God, no matter what. Lord, those who are struggling in trusting God, yung mga nag-struggle sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon, Lord, hayaan mong makatagpo sila ng kalakasan buhat sa iyo upang hindi sila mag-give up. Lord, let them experience you in a personal way sa lahat ng aspeto na sinusubok sila na magtiwala sa iyo, O Diyos. Salamat po, Lord, that they will experience breakthrough as they trust you, O God. We thank you, we bless you, in Jesus' name. Amen, amen. God bless you!